Hey, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. At ba, syempre, shoutout din po sa lahat ng mga solidong sangkay na until now talaga nga namang solid pa rin po na sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ito mga sangkay, pag-usapan po natin itong PBBM at PRRD or former President Duterte. Ang katanungan ko lamang po sa vlog na ito, PRRD, babanggain ba si PBBM? Kasi meron pong report mga sangkay na tila baga, ganun ang tumbok or parang katunog lamang. Well, pag-usapan po natin yan, titingnan po natin ang balita. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy, please sabay-sabay nyo pong ilike ang ating video para maraming sa ating mga kababayan ang makapanood. So ito na mga sangkay, sa walang pagtatagal, umpisahan na po natin ito. Tara! So, itong balitang ito mga sangkay ay lumabas po from SMNI. Anyway, shoutout nga pala sa lahat ng mga malulupet na reporter, mga news anchor dyan po sa SMNI. Mabuhay po kayo. So, ito mga sangkay. Mayroon po kasing balita. Ito, nakalagay po. PRRD may karapatan na maging fiscalizer ng Marcos administration. Okay? Well, mga sangkay, tingnan po natin kung ano ang nilalaman ng balitang ito dahil medyo interesting lamang. May paglilinaw ngayon ng presidente ng PDP Laban matapos sabihin kamakailan ng chairman ng partido na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magiging fiscalizer sila ng Marcos administration. Ayan, titingnan po natin mga sangkay kasi medyo nagiging usapin po ito ngayon. Ano nga ba ang tinutumbok ng kampo ni PRRD na magiging fiscalizer sa Marcos administration? Si MJ Mondejar, so report. We cannot say that we are going to fiscalize. Magiging fiscalizer, yan daw magiging role ng PDP Laban sa Marcos administration batay sa pinakahuling pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ito po yung naging pahayag ni PRRD nung nabalitaan nyo naman siguro, I think anniversary po ata yun ng PDP Laban. At sa pangunguna po ni PRRD hanggang sa natanong si former President Duterte tungkol sa magiging karakter niya po sa Marcos administration, ano nga ba ang kanyang magiging plano. Pero mga sangkay, sa interview na to ay nilinaw po ng ating dating Pangulo na siya po ay kakampi ng Marcos administration. Subalit, may isa po ditong tumumbok na isa pong salita na tila baga, isa po itong tanong sa atin ngayon. Ano nga ba itong sinasabi niyang magiging fiscalizer umano ang kampo ni PRRD or ang PDP Laban? Si Duterte ang chairman ng partido na suportado ng maraming local officials sa buong bansa. At kung fiscalizer magiging role ng PDP Laban, ibig sabihin magiging taga-usig o tagapuna ito sa bagong gobyerno. Ayun, yun po ang ibig sabihin nun. Magiging taga-usig, magiging tagapuna. So itutuloy po ngayon ang nagiging usap-usapan po ng marami sa mga kababayan natin. Ang tanong, kakalabanin ba ni PRRD si PBBM? Well, tingnan po natin sa report na ito. Ngunit, maglilinaw ng bagong Pangulo ng PDP Laban na si Congressman Pipito Alvarez. Si President Digong, he has all the right to say that. Okay. Dahil he is already out of Palacanang, but his public acceptance rating is 90%. Actually, to be honest, mga sangkay, yun po talaga yung rating ng ating Pangulo or former President. Mataas masyado, no? Talagang ito, hindi naman sa ano mga sangkay, pero simula po talaga ng pag-upo ni PRRD right until yung last mga huling araw niya po sa Malacanang until lumabas po siya, ay talagang
napakataas mga sangkay yung ano ng mga tao sa kanya. Where can you find such a person? Only in him. Gate pa ni Alvarez na sa ilalim ng kanyang kumpas ay full support ang PDP laban sa Marcos administration. Ayun. So nilinaw na ang administrasyong Marcos ay suportado po ng PDP laban sa pangunguna po ni PRRD. Bagay na nauna rin ang sinabi ni dating Pangulong Digong. Well, kami na bagong halal lang dyan at saka bagong hierarchy sa PDP laban, we cannot say that we are going to fiscalize. Mm-hmm. Ito na, nililinaw na mga sangkay. President Digong has all the right. Kasi doon sa house ng PDP laban, hindi ko pa nga maayos-ayos, eh hindi mo na ako mag-fiscalize. Hayaan mo si President Digong nga mag-fiscalize because he has all the right, because he has the support. Okay, eto mga sangkay, hindi po mismong si PRRD ang nagsasalita. Kumbaga, pinapaliwanag lamang po niya dito na may karapatan po si FPRRD na mag-fiscalize, no? Sa Marcos administration na maging fiscalizer. So, pero ang pagkakaintindi ko dito mga sangkay, hindi po yung tipong bibigwasan mismo yung Marcos administration, kundi kung mayroon po sigurong mga maling desisyon. Siguro yun pong ibig sabihin. Kasi until now naman, wala pong sinasabi si former President Duterte laban po sa Marcos. No? Of 90% of us Filipinos, kami, wala kaming right to say that as of now. Nauna nang namungkahi ang PDP laban ng mga programang dapat tutukan ng bagong administrasyon. Tulad na lamang ng pagsusulong ng federalismo. Mm-hmm. Ito po yung, actually, itong federalism, talagang I hope na mabigyan po ito ng pansin ng Marcos administration, no? Ni PBBM. Sinusulong po ito ngayon ni Senator Robin Padilla, yung federal parliamentary system. Kasi hindi lamang po pwedeng federalism, kasi once sa federalism lang, dahil ang budget po ay mafo-focus na sa mga rehiyon, ang mangyayari nun mga sangkay, yung mga lalawigan, yung mga leader ng mga nasa lalawigan, ay baka ubusin lamang po sa pagnanakaw. Kaya kailangan po na magkaroon ng parliamentary system para maano talaga, magkaroon ng takot yung mga corrupt officials na magnakaw. Kaya hindi po pwede na federalism lang, kailangan po ng federal parliamentary system or form of government. Pagpapatuloy ng war on drugs at... War on drugs. Actually, yung war on drugs, tuloy-tuloy po. Para po sa inyong kaalaman, nako, ewan ko lang kung napapansin nyo ito. Tahimik po, pero Diyos mo yung marmar, makikita mo na lang. Nakaraan, mga sangkay, may mga nasa kote na naman. Tapos, sa panahon ni PBBM, neto lang, last month po ata yun, nangyari po yung pinakamalaking raid sa kasaysayan ng bansa na nakuha po ang almost 7 billion na halaga ng droga. Isipin nyo yan, mga sangkay. So, war on drugs, wala na po pagdududa, tuloy-tuloy po yan. Hindi nga lang very vocal si PBBM. Laban kontra korupsyon. Ang masasabi ko lang, wala akong ibang gawin kung hindi tumulong kay PBBM. Yun, klaro na. Tumulong kay PBBM. At saka kay Inday Sara. Kay Inday Sara. Upang ang kanilang mandato ay matupad ng tama at saka sila ay magtagumpay sa kanilang panunungkulan. Ayun, mga sangkay. So, sa madaling sabi, tutulong po ang PDP laban kay PBBM at VP Sara. Pero itong sinasabing fiscalizer, ibig sabihin lamang, hindi magiging bulag sila PRRD kung mayroon silang makikitang maling desisyon at tila baga naliligaw na po sa linya. Which is, kailangan po ni PBBM yan. Natural, mga sangkay, tao lamang po tayo. May mga kailangan po natin ng mga taong magtutuwid. Kaya nga mga sangkay, siguro mas maganda maging
advisor to pong si PRRD ni PBBM, no? Nang sa ganun, mas diretso po yung kanyang agenda na wala pong, hindi po siya magugulo ng sino man. Alam nyo naman, mga sangkay, marami pa namang dilawan sa gilid. Magkakaroon man uli ng pagpupulong ang PDP Laban ngayong Nobyembre na inaasahang dadaluhan ni dating Pangulong Duterte. Para sa Pilipinas kung mahal. So, ayun, mga sangkay, I hope na klaro na po sa inyong lahat. Mas maganda siguro, hintayin natin yung statement ni PRRD. Pero itong buong interview nung last pagtitipon ng PDP Laban, klinaro naman po ng ating dating Pangulo na highly support ang gagawin niya para po sa Marcos administration. Pero kapag mayroon pong pagkukulang, pagkakamali, magiging fiscalizer po si PRRD. Okay? Pero mga sangkay, ang hiling ko lang, no? Sana po si PBBM, pagdating po sa mga mabibigat na issues, kailangan maging very vocal po siya dyan. Okay? Kailangan pong ibigay niya kung kailangan, banatan niya. Kasi for me, mga sangkay, itong noong campaign, sobrang effective po yung ginagawa ni PBBM na every time na binabato siya ng masama, hindi po siya nagsasalita. Pero ngayong hindi na election or wala na po tayo sa campaign season, ang kailangan na po dito ni PBBM ay talagang mabibigat na, alam nyo yun, kagaya ni Ferdinand Marcos noon na grabe po talaga siya magsalita laban sa mga hindi niya nagugustuhang mga tao. No, kung babalikan po natin yung mga video, talagang ibang-iba yun si PFEM, President Ferdinand E. Marcos. Talagang, kumbaga si diplomat, si Apula kaya isa rin pong diplomat, just like PBBM. Pero, the way na magsalita po yun, mabigat magsalita po yun, mga sangkay, hindi po siya yung tipong taong tahimik lang na pababayaan lamang po niya yung mga issues niya yan, tapos sa trabahuin niya po ng pailalim. Kasi ngayon kasi, yun po yung style ni PBBM. Ang napapansin ko, yung style niya po is tahimik po siya sa mga issues na mabibigat pero pailalim niya pong tinatrabaho. Si PRRD naman iba, mga sangkay. Tinatrabahong pailalim pero very vocal po yun, di ba? Talagang kapag gusto niyang banatan, babanatan niya po yun, mga sangkay, kahit pa live. Wala siyang pakialam kung anong kanyang masasabi. Si Apulakay naman, si Ferdinand Marcos, very, very diplomat na tao. Pero pag nagsalita po yun, kahit sinong tao, talagang, if you know, Lim Sing, di ba? Ang isa sa mga malulupet na drug lord noon sa dito sa Asia at sa buong mundo. Anong ginawa niya? Alam niyo na kung anong ginawa niya. Di ba? Sa mismong nakalive po mismo yun, international. Hindi lamang po sa local, kundi international. Mabigat si Apulakay magdesisyon at magsalita. Every time na mayroon pong i-address na problema at babanatan po niya, malalim po na banat ang ginagawa po niya. Lalong-lalo na po noon sa New Pink Army. Alam niyo na yun, mga sangkay, yung mga kumukontra sa ating pamahalaan. Iba po yun si Apulakay. Very diplomat. Pero hindi po siya papayag na tahimik lamang sa mga national issues na mayroon, lalong-lalo na po sa mga mabibigat po na problema ng ating bansa. And I hope na si PBBM ay magampanan din po niya yung ganung klaseng style. Pero ayun naman, nakikita naman po natin na ginagawa ni PBBM ang lahat ng makakaya, mapabuti lamang po ang Pilipinas. Okay? So, ayun. Ano po ang inyong komento regarding po dito? I-comment lamang po sa ibaba at ako na po ay magpapaalam. This is me once again. Sangkay Janjan, lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.